Okay, class, pagpatuloy natin ang second part ng chapter 9. Sa topic na ito, sa video lecture na ito, ang pag-uusapan naman natin or yung emphasis ng ating discussion will be all about computer safety, ethics, and privacy. Kasi sa part 1, ang pinag-usapan natin doon ay computer security. Ano yung mga safeguards natin about the security ethics, security risk. Okay? So, dito tayo sa second part. Ito, disclaimer lang class, kasi sa IM, nagtatapos lang sa part 1, yung chapter 9. But this is also part of the reference, no? So we will be tackling this one. In the same manner na yung mga susunod natin na pag-uusapan ng mga topics ay wala sa IM, pero part ng coverage ninyo ano, for this topic or for this subject. Okay? So, ito yung magiging basis ninyo, ano, kung ano yung ibibigay ko sa inyo. Kasi walang na nga ito sa ating IM. Okay, so, siyempre, because of the use ano, of computers, nagkakaroon tayo ng mga health concerns. Alam ninyo, class, ano, hindi lang naman kasi kailangang protektahan yung hardware, yung software, and the data. Isang critical component ano, ng effective use of computer is yung tao mismo. So, kinakailangan pangalagaan din natin yung mga users, yung mga gumagamit. Because with the widespread use of computers, ano, itong mga resources na ito, nagkakaroon din ng mga health concerns. At ma-appreciate ninyo ito because of the pandemic, ano, kung saan purely online yung mga classes or yung mga trabaho ay naiuwi sa bahay, naka-work from home yung setup. Okay? So, kinakailangan nating bantayan yung ating mga kalusugan, ika nga. Although I am not an expert in health ano or in the medical field. Okay, but according to the book, oh, meron tayong mga computers and health risks kagaya nitong repetitive strain injury or the RSI. When we are talking of the RSI, this is an injury or disorder of the muscles, yung nerves, okay, the tendons, the ligaments, and the joints. And ang common na computer-related RSIs ay yung dalawang ito, the tendonitis and then the carpal tunnel syndrome or the CTS. Basically, ang sakit na ito, ano, itong mga disorder na ito or yung mga injury na ito ay dito sa ating mga kamay. Sa ating kamay, ano, from the palm, between the palm and the forearm. Okay? Pag sinabi natin na tendonitis, this is an inflammation of the tendon. Okay, because of repeated motions or stress on the tendon. Pag CTS naman or yung carpal tunnel syndrome, ang inflammation naman nito ay sa nerves. Okay, yung mga nerve endings natin na kumokonekta sa ating forearm at saka yung forearm to the palm of the wrist. Okay? Of course, 'di ba? Sa syempre, lagi naman tayo nakaharap sa computer, halos everyday na nga, 'di ba? So, lalong-lalo na pag siyempre nakaharap tayo sa mga keypad, gumagamit tayo ng keypad sa ating mga activities, hindi lamang tayo nakarely sa cellphone, di ba? So, gumagamit tayo ng ating mga kamay, okay? Sa pag-i-encode, pagta-type, paggamit ng mouse, kung meron kang mouse. So, ito yung mga common na nasasaktan, ano? Okay, it's common na sumasakit. Kaya minsan, no, nagngangalay yung ating mga kamay, sumasakit, kung ano-ano pa yung ating mga nararamdaman. Okay? So, repeated or forceful bending of the wrist can cause CTS or tendonitis of the wrist. Ang mga symptoms sa tendonitis ay ang mga sumusunod. Extreme pain pag sobrang nanakit no, yung inyong wrist that extends to the from the forearm to the hand along with tingling in the fingers. So, parang kapag sobrang sakit, tapos nangingilit, parang nakikiliti yung mga daliri, ano? So, it may be a symptom of tendonitis. Samantalang, ang mga symptoms naman ng CTS include burning pain, okay? When the nerve is compressed along with numbness and tingling in the thumb and first two fingers, this one, no? Okay, so numbness. Okay, parang hindi mo maramdaman yung mga daliri mo, no? At na nakikiliti din, tingling of the thumb and the first two fingers. Okay? So, yan po ano, ang mga kailangan natin bantayan. Okay? How about sa eyes? Siyempre, meron din tayo sa mata. Kasi, lagi tayo nakaharap sa computer. So, chances are, bukod sa ating mga wrist, o, yung mata naman yung madali.
Another type of health-related condition due to computer usage is CVS or computer vision syndrome. Okay, o maaaring magkaroon ka ng CVS kung o pagod, if you have sore, tired, burning, itching, or dry eyes, blurred or double vision, distance blurred vision after prolonged staring at a display device, no? O pananakit ng ulo or pananakit ng leg, okay? Difficulty shifting focus between a display device and documents. So medyo nahihirapan ka mag-shift ng focus, let's say from the monitor papunta sa document na binabasa mo or ini-encode mo, no? Difficulty focusing on the screen image. Oh, color fringes or after images when you look away from the device. Napansin nyo yun, minsan diba, sa tagal mo, nakaharap sa computer, paglipat mo somewhere, parang naiiwan yung colors. Parang may naiwan sa vision mo. So it may also be a symptom or a sign. Okay? Oh, increased sensitivity to light. Isa pa din po yun. Eye strain associated with CVS is not thought to have serious or long-term consequences. Oh, well, at least, no? Pero, syempre, gusto nating iwasan yan. Mahalaga, syempre, yung ating mata, hindi lamang yung ating mga daliri or yung ating wrist, no? Kaya nga, para ma-protectionan ito, no? Because we are talking of computer safety, eh, may mga health risk tayo dito or mga computer-related health risk. So, dito pumapasok yung mga ergonomics and workplace design. When we are talking of ergonomics, well, actually, nabanggit na rin natin ito previously sa mga previous earlier topics, ano? When we are talking of ergonomics, this is an applied science na devoted sa pag-incorporate ng comfort para maging comfortable tayo, no? Nagiging efficient sa trabaho and syempre ligtas sa pamamagitan ng paggawa, ano? Pagde-design ng mga let's say sa computer and even the workplace, ano, yung mga inuupuan natin, yung mga mesa, yung mga ginagamit natin sa pag, no, sa mga day-to-day na trabaho natin kapag computer lagi yung ating kaharap or yung ginagamit natin. O, sabi dito, ergonomic studies have shown that using the correct type and configuration of chair, okay, keyboard, pumiyok pa ako, no, display device, and work surface helps user work comfortably and efficiently and helps protect their health. Okay? So, kagaya na makikita ninyo dito, ano, may mga sinasabi pa nga ito eh, although maliit nga lang. Ano. So, hindi lamang po sa computer, kung hindi yung mga design ng mga upuan, yung mga lamesa, at marami pa pong iba. Ano? So, dito pumapasok yung ergonomics. Okay? Now, let's talk about computer addiction. And maybe ano, maraming makaka-relate sa inyo. At ito, no, speaking from experience, of course, no? O, basahin ko muna bago ako magkwento. Computers can provide entertainment and enjoyment. O, totoo naman yan. Halos lahat na ng buong oras nyo, no? Or karamihan ng oras ninyo sa araw-araw ay nakatutok kayo sa computer. Maaring hindi ito yung computer, kung hindi yung mga cellphones ninyo. But still, that is a mobile device, no? Some computer users, however, become obsessed with the computer and the internet. Computer addiction occurs when the computer consumes someone's entire social life. Computer addiction is a growing health problem but can be treated through therapy and support groups. Symptoms of a user with computer addiction include the following. Craves computer time. O, laging naghahanap ng computer, no? Irritable when hindi gumagamit ng computer. Overjoyed when at the computer. Yung sobrang saya, nakaupo lang sa computer, no? Unable to stop computer activity. Mamaya na, tapusin ko lang muna ito, pero inabot na ng kalahating araw. No? Neglects family and friends. So, ang buhay niya ay nasa computer na lang. Nakakalimutan na may kaibigan siya na totoo at mga kamag-anak. And problems at work or school. Okay, o sige, kwento na. I remember that when I was in college, no, my first course, which is in UPLB. So, meron kaming computer shop doon. So, YMCA. So, I was addicted to computer. And that led, no, to my failure in my subjects. When I was in second semester, or that, first semester ng second year. Okay? Yung course ko kasi dati, chemistry.
Eh, yung dorm namin dati, nasa paanan ng bundok, within the campus. And then, bago kami makapasok, meron kaming dadaanan na another dorm, pero may mga computer shop, no? So, doon yung tambayan namin. Yung mga friends ko, yung aking support group, ay mga computer addicts din. So, mga tambay kami lagi sa computer. So, that is a very concerning, addiction. Kasi kapag na-addict ka dito, maapektuhan ang buhay mo. Oh, because of my computer addiction before sa mga computer games, nagbagsakan yung aking grades. Nawalan ako ng scholarship sa DOST. At natanggal, na-kick out ako sa UP. So, very, very crucial. Malaking bagay din yon. Another one, no? Itong neglect family and friends. Siyempre, dahil yung buong oras mo halos nandoon na, no? Kasi naalala ko dati, 8 hours, 100 pesos. Straight yun, no? Dapat laruin mo siya. So, wala ka ng ibang ginawa. Kung hindi, pumasok sa eskwela. Or minsan, nagka-cutting classes ako. And so, hindi ako nakakapasok sa school. Pag may mga laboratory subjects kami or may mga, yung mga normal na classes lang. O, hindi ako kumakain ng maayos. Yung pangkakain ko, panglalaro ko. Dahil wala na akong pangkain, mangungutang ako. Tapos, ang kakainin ko lang, breakfast, lunch, dinner, puro pancit canton. So, imagine pati yung kalusugan natin, nako-compromise. So, be careful when you feel that you are beginning to be addicted with computer. So, hanggat maaari, learn to manage it. Para hindi ka na rin masama sa statistics ng mga computer addicts. Okay? So, mahirap na. Especially, it will affect your studies. So, careful tayo dyan. Next, ethics and society. Pag-usapan naman natin ito. As with any other disciplines, study of science, branches of science, sa computer din, meron tayong computer ethics. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo earlier, pag pinag-uusapan natin ethics, ito yung mga moral set of standards na kinakailangan nating i-follow. Although, yung set of standards na yan, yung moral guidelines na yan, maaring iba sa iba. Okay? Maaring, let's say, sa isang organization, ganito yung ethics, no? Pero sa iba, iba rin yung kanilang sinusunod. In terms of computer, meron din tayong computer ethics. At ito kasi ang nagde-determine ano ba dapat, ano ang tama, ano ang mali. Okay? Ano yung dapat na sinusunod, no? So, maraming guidelines ito or kailangan i-consider. But dito, makikita ninyo meron tayong anim na checklist. And these are 6 frequently discussed areas of computer ethics. Unauthorized use of computer networks, of computers and networks. Napag-usapan na natin ito, no? Sa mga previous sessions, unauthorized, yung hindi tamang paggamit, no? Wala kang access. Gumamit ka. So, unauthorized use ng computers and even the networks. O, software theft, yung piracy, napag-usapan din, na din natin yan. Tama ba na gawin ko to or hindi, no? Instead na bumili ako ng original na program, okay? So, mga cracks yung binibili ko or sa ibang mga IT na merong copy, no? Information accuracy. O accuracy ng information, fact-checking, di ba? Pag-usapan natin yan later on. Intellectual property rights. O dito, papasok yung mga copyright laws, no? Mga intellectual property. Ano itong rights, no? Ano itong mga karapatan regarding intellectual property? O green computing. And then, information privacy. Well, basically, yan yung pag-uusapan na natin sa mga susunod na slides. Now, let's talk about information accuracy. Kasi hindi ko na didiscuss sa inyo, no? Yung unauthorized use of computers and networks and even the software theft because it was already discussed in part 1. Now, let's talk about information accuracy. Well, actually, I will leave this to you para basahin ninyo. Pero tignan ninyo, meron akong hinighlight dito na isang statement. Ang sabi kasi dito, do not assume that because the information is on the web that it is correct. O, hindi lahat ng nakikita ninyo, nababasa, napapanood ay totoo. Okay? So, very, this is an important aspect in, tawag dito, computer ethics. How do we ascertain that the information is correct? Okay, because, of course, let's say, pag pinag-uusapan natin yung mga news outlet, di ba? Of course, masasabi natin na pag mga trusted sources, no? Let's say from Inquirer,
from GMA, from Manila Bulletin. Okay? So, mga alam natin ano na trusted sources ito. Of course, minsan, iba din, may mga misinterpretations din tayo or iba-iba din yung ating mga positions kapag medyo nahaluan ito ng politika. No? But then, when we are comparing it naman sa iba, na kung sino-sino lang nagsasabi, no? Biglang, oh, may nag-a-update, may nagbibigay ng balita sa YouTube, kesyo ganito, kesyo ganyan. O, pinaparafi Tulfo, ano, at kung ano-ano pa man. Paano natin masasabi na sino yung nagsasabi ng totoo? How do we make sure that the information is accurate? Okay, so we have to be very careful. Okay, we have to, ano no, research. Kailangan natin ma-distinguish ano yung fact, ano yung fake, no? Users should evaluate the value of a web page before relying on its content. Oh, yung website ba? Saan ito? Anong basis nito, no? Anong reference nito? Wala naman yatang reference. So, paano natin masasabi na totoo? Diba? So, you should be aware that the organization providing access to the information may not be the creator of the information. Especially if the information are second-hand. Okay? Oh, yung source ninyo ng information ay ako. Eh ako, may pinagkuhanan lang din naman ako. So hindi ako yung first source, 'di ba? So merong pang pinagdaraanan na iba. So in addition to concerns about the accuracy of computer input, some individuals and organizations raise questions about the ethics of using computers to alter output, primarily graphical output such as retouched photos. So, ito isa pa. Okay lang ba na i-modify natin yung, let's say, mga pictures, no? Okay? Photos, di ba? I-update lang natin ng konti. Kasi yung iba, sasabihin nila, hindi na yan yung totoo, no? Kasi nabago na yan. Edited na yan. So, siyempre, no? How do we ascertain that that is correct? Kasi lalong-lalo na ngayon, ano? Everything is possible. O maraming mga Photoshop geeks, di ba? Ang gagaling nila mag-edit. O wala ka sa reunion, tapos in-insert yung picture mo para may, as if nandoon ka kasama ng family mo. O mukhang totoo na siya, pero in fact, hindi naman, di ba? So using graphics, equipment, and software, users can easily digitize photos and then add, change, or remove images. Okay, so it's a matter of, ano, no? It's a debate, no? Pinagdadebatehan kung tama ba, no? Or should we consider those items, no? Those concerns. Okay? O, next, pag-usapan naman natin yung intellectual property rights. O, ano naman ang pinag-uusapan dito sa IPR? Pag sinabi kasi natin na intellectual property, pagmamayaring intellect, okay? It refers to unique and original works such as ideas, inventions, art, no, writings, processes, company and product names and logos. Ang makikita ninyo may mga trademarks, 'di ba? Mga company logo. Kaya nga no, meron tayong icon na C na may bilog, that is copyright. Okay? So we have to safeguard yung mga intellectual property kasi kung ikaw ay inventor, kung ikaw ay isang artist, property mo 'yan eh, ginawa mo 'yan tapos bigla nilang madidistribute elsewhere. So, kaya nga, no, kinakailangan i-apply pa ito para masabi na sa'yo nga yan. Para kung sakaling merong in-violation, pwede mo siyang habulin. So, dito, nagkakaroon tayo ng intellectual property rights. Ito yung mga karapatan para doon sa mga creators, no, that are entitled doon sa kanilang mga trabaho, yung mga craft nila. So, yun nga lang, no, certain issues arise surrounding IP today because many of these works are available digitally. Eh, paano nga yan? Pag availability nito is digital. Oh, so paano yung issue sa intellectual property right? Pag kumuha ba ako ng picture sa Google, yung mga images ba na yon? Meron ba akong binaviolate na intellectual property or intellectual property right? IP here is intellectual property ha, hindi yung ano, internet protocol. Okay? So yan po ano. Copyright. A copyright gives authors and artists exclusive rights to duplicate, publish, and sell their materials. So kung meron kang copyright sa isang, let's say, sa isang libro, okay, or sa isang art mo, ano, na pinapublish mo, ikaw lang yung may karapatan para doon sa mga materials na yon, no?
It protects any tangible form of expression na pwede mong habulin, pwede mong kasuhan, pwede kang mag-ask for compensation. Okay? A common infringement of copyright is piracy. Oh, ito na nga yung pinag-usapan na rin natin ano, kanina in terms of software piracy. So ito, piracy in general. No? People pirate. Of course, we will be talking still of software piracy, no? Because we are in computers, di ba? So people can pirate or copy illegally, no? Software. Even movies, di ba? And music. Kaya nga, if you, ano, no? If you upload, sabihin na natin, may mga ina-upload ka ng video na may tugtog sa Facebook. Tapos minsan, magtataka ka na lang, pag na-upload mo na ito sa Facebook, bakit partially muted? Kasi, yung music behind your video is subject to copyright. Kaya ano, na-mute siya. Okay? So, yung mga movies, o diba, marami yung nag-upload ng mga movies sa Facebook o kaya sa YouTube, no? Galing sa Netflix or kung saan man. O meron silang mga violation dyan, no? So, be very careful. Hindi lamang sa mga pictures, okay, kung hindi, sa mga sounds or music, even sa mga videos, no? At marami pa pong iba. Yun nga lang, maraming areas ang hindi malinaw ano, with respect to the law because copyright law gives the public fair use to copyrighted materials. And yung question is, paano? How do we determine yung fair use? Kailan natin masasabi na fair use pa rin yan? No? Which allows use for educational and critical purposes. So medyo may mga ano tayo dito, gray areas. No? Kaya subject din ito sa mga computer ethics. Issues with copyright law led to the development of digital rights management or yung tinatawag natin na DRM. A strategy designed to prevent illegal distribution no, of movies, music, and other digital content. Ano nga ito? Yung sa no, ahensya ng gobyerno na kontra sa mga anti-piracy. Ano? Nakalimutan ko yung ano ni Ronnie Ricketts. No? I just forgot. No? Yung mga humahabol ng mga ano no peking mga ano, mga movies, mga DVD surely sa Divisoria at kung saan-saan pa mang lugar na sa Manila at sa iba pang bansa or ibang panig ng Manila no, or Pilipinas. Okay, so that is all about intellectual property rights. Pag-usapan naman natin green computing. Ano naman ang green computing? Well, actually sa US kasi meron silang dinevelop na Energy Star program. Etong Energy Star program na ito, tumutulong ito ano, para, syempre, gumagamit tayo ng computer, nagkukonsume tayo ng electricity. Now, the question is, how do we reduce the amount of electricity na ginagamit ng mga computers and related device? So, yung objective ng programa na ito is to encourage yung mga manufacturers ano, na mag-manufacture ng mga energy-efficient devices. Kasi, syempre, gusto natin makatipid, no? Sa energy. Okay? So, they encourage manufacturers na mag-require ng mga little power kapag hindi ito ginagamit. No? As part of their ano, no, mga devices, yung mga products nila. Computers and devices that meet the Energy Star guidelines display an Energy Star label. Ito. Hindi po yan recycle. Ano? Although, parang recycle, di ba? Now, ito, ano, makikita ninyo dito. Meron tayong mga suggestions for green computing, number 1 to 11. O, gumamit ng computers and devices na nagko-comply sa Energy Star program. You can check your, ano no, you can check your mga gadgets or yung inyong mga computers kung meron kayong makikitang Energy Star program. O, compliant yan sa kanila kung sakali na meron. Eto pa, do not leave the computer running overnight. Kung matutulog kayo, pakipatay na lang ng computer, no? Kasi syempre tumataas din yung kuryente niyo. Kung lalo na kung nakasaksak pa ito sa ano, no? Naka-plug in pa ito. So, kung hindi naman, of course, make sure na patayin niyo para makapagpahinga din yung inyong computer, no? Turn off the monitor, printer, and other devices kapag hindi ginagamit. Mas mabuti na gumamit ng LCD kesa sa CRT. O remember yung CRT cathode ray tube versus the LCD, no? Liquid crystal display sa previous na mga discussions natin. Use paperless methods to communicate, no? Kung maaring, hanggat maaari, kung pwedeng maiwasan yung mga papel, o paperless tayo. Kaya nga ngayon, ano, yung mga banking institutions, pag nagpapadala sila ng mga statement of account, ng mga billings,
paperless na. I-email na lang nila sa'yo, no? Naka-PDF na. Para hindi na sila magpadala via mail nung papel, no? So, that is a good way, no? Para ma-minimize din ang paggamit ng mga papel. Recycled paper. Okay. O, common naman na yan. Bumili ng mga recycled paper. Of course, no? Magkadikit yung 6 and 7. Recycled toner cartridges. Hindi yung tapon lang ng tapon. Nare-recycle naman po ito, no? Yung iba, bumibili ng mga cartridges. Okay? Recycle old computers, printers, and other devices. Oh, may napanggagamitan ito ng iba, no? Bumibili ito sa mga, binibili yung mga computers, mga sira, kahit mga TV, di ba? Sa mga junk shop. So, pwede mong i-recycle yon or ibenta sa kanila, no? Telecommute para makatipid sa gas. Use video conferencing and VoIP for meetings. So, yan po ang ilan sa mga suggestions for green computing. Okay, so remember that it involves reducing the electricity and environmental waste, no? While using a computer. Okay? So, yan yung target ng green computing. So, that is part of computer ethics na mga issues, ano, na kailangan i-consider. Another one, information privacy. Pag pinag-usapan natin yung information privacy, or paano natin mapapangalagaan ang confidentiality ng mga information. Kasi, of course, yung mga tao may karapatan yan sa mga information. No? So, lalong-lalo na kung ikaw yung owner, sa'yo nang gagaling yung information. So, meron pong karapatan na i-deny, no, or pagbawalan yung iba na magkaroon ng access sa information na pinangahawakan mo. Okay? So, before kasi, mas madali lang i-maintain yung privacy ng information kasi nga, physical, yung storage. Eh ngayon, nasa cloud na. Pwedeng ma-access, pwedeng ma-hack. So, how do we make sure? How do we secure the information privacy? Okay? Well, maraming mga organization, yung may mga capability to invest multi-million investment, no, on technology, on storage, cloud storage, and marami silang mga security na ginagawa para mapangalagaan yung information privacy, at supported din ito ng mga batas like yung Data Privacy Act. O, sa ngayon, databases store this data online. Much of the data is personal and confidential and should be accessible only to authorized users. Many individuals and organizations, however, question whether this data really is private, no? Paano natin masasabi private nga ba talaga? Okay, in terms of this one, information privacy, let's talk about electronic profiles. Ano ba ang electronic profiles? O di ba, let's say mag-apply kayo. Mag-a-apply kayo ng trabaho. O sa ngayon, yung application form, application for employment form, online na rin yan, electronic. Let's say, pumunta kayo sa isang multinational company. Okay, pag nag-apply kayo doon, papa-fill upan kayo. So, may mga personal information kayo. Nagkakaroon kayo ng profile sa kanila, electronically. No? Aside pa doon sa iyong mga curriculum vitae, sa iyong CV or sa iyong resume. No? At saka iba pang mga information na pinapasa mo. So, nagkakaroon sila ng profile. O, pag nag-subscribe ka sa magazine, may information. No? Pag nag... sa pagbumili ka ng product at may mga warranty cards yan sa warranty registration, may personal information. Pag nag-join ka ng contest, meron kang i-fill up na mga information. At kapag bumibili ka or may bibenta, something like that for e-commerce, meron mga information na hihingin sa iyo or ipo-provide mo. Okay, so how do we say, no, na paano natin masisecure yung privacy ng information? Kasi alam niyo, sa totoo lang, binibenta yan ng ibang mga merchants. Okay, nagtataka ba kayo or naisip nyo ba minsan, halimbawa, nag-access ka lang ng Shopee, no? Nag-check ka ng Shopee account mo, may binabrowse ka, sabihin na natin, gusto kong bumili ng mouse, computer mouse. O kaya naman kung ano pa mang mga gadget. Magugulat ka na lang pag nag-open ka ng Facebook mo, maraming mga sponsored ads dyan na nagbebenta ng computer mouse at kung ano-ano pa. So parang pinapakinggan ka nila, di ba? Kasi maraming mga merchants nagbebenta nitong content ng kanilang mga database. Okay, so that's another issue on computer ethics.
O paano mo nga masasabi, akala ko ba private yung information? O bakit binibenta ito? Okay, kaya very careful na, cautious tayo when we are filing applications, no? Okay? O basahin ko lang ito, ano? By combining this data with information from public sources such as driver's license, vehicle registration, so nagkakaroon ka ng electronic profile of individual, no? Pag na, lalong-lalo na pag naiipon from one source to another, parang nakakabuo ka na ng profile. O paano ka na yan ngayon nagiging secure? Yung mga critics dito, they contend that the information in an electronic profile reveals more about an individual than anyone has the right to know. They also claim that companies should inform people if they plan to provide personal information to others. Kaya may mga ibang batas, ano, lalong-lalo na sa US na, let's say, for mga financial institution, mga banking institution, the customers have the right to know, no? Kung ano yung mga information na ipoprovide at ano yung mga information na maaaring i-divulge nila sa mga third parties or maibibenta nila, parang ganoon. Okay? So, kailangan ano, may karapatan yung mga tao na malaman. Oh, many companies today allow people to specify whether they want their personal information distributed. So, minsan may mga checklist yan. Ano? Or kaya as part of their agreement, ano, service agreement. Eh, usually, yung mga users naman, basta-basta, yes, I agree. Pero hindi naman nagbabasa. Kahit ako, minsan, ganun din naman. Ano? Parang feeling ko, ano naman yung makukuha sa akin na eh ano naman ngayon kung may information na makukuha sa akin. Okay, pero we cannot really say ano kung para saan. Baka mamaya magamit yan sa mga kasamaan ano, later on. So we still have to be very careful. Cookies, ano yung cookies? Siyempre sa mga nagugutom, nakakagutom yan. But a cookie is a small text file. In terms of computer, ano, yung computer cookie, this is a small text file that a web server store on your computer. And the cookie files typically contain data about you. Okay? Yung username mo, yung viewing preference. Let's say pumunta kayo sa mga ano no, sa mga government agency. Let's say for DOLE, for BIR, kung saan pa man. Makikita ninyo no, somewhere doon may magpa-prompt sa iyo na this website uses cookie. Okay, para ma-identify o pang ilan ka, or ano yung mga viewing preferences mo para sa susunod na pagpunta mo sa site na yon, customize na siya. Okay? O many commercial websites send a cookie to your browser and then your computer's hard disk stores the cookie. The next time you visit the website, your browser retrieves the cookie from your hard disk and sends the data and the cookie to the website. O, eto yung mga purpose. Okay, bakit nagkakaroon tayo ng mga cookies? O, first check, karamihan sa mga websites nag-a-allow ng personalization sa pamamagitan ng paggagamit ng cookies, no? To track user preferences. Okay. O, pangalawa, some websites use cookies to store user passwords so that sa susunod na punta nila, no, hindi na nila ito kailangang ilag. Pag-visit nila the second, the third time, they don't need to enter their username and password once again. Another one, for online shopping, no? Yung mga websites, let's say for Shopee or Lazada, they generally use a session cookie to keep track of items in a user's shopping cart. Okay, o na, add to cart mo na ba yan? Eh, hindi mo pa naman binibili kasi wala ka pang pera. O, so naka-add to cart lang yan, di ba? So, gumagamit sila ng mga cookies para sa susunod na pagbisita mo, nandoon pa rin yung item na yon. Okay, para syempre, hindi mo makalimutan na, uy, in-add to cart ko na pala ito. Bibilhin ko na lang. Ha? Next, no, some website use cookies to track how often users visit a site and the web pages they visit while at the site. Let's say for DOLE, nga, no, for mga government agencies. O gaano kadalas ito bumibisita. Another one, websites may use cookies to target advertisements. This site store is a user's interest and browsing habits in the cookie. O kagaya ng kwento ko kanina, no? Check ka lang sa Shopee or sa Lazada, tapos biglang. Dadan, ano? So, may mga advertisements na naibibigay sa'yo. So, yan po ang silbi ng mga cookies. O, pag-usapan naman natin, ano? In relation pa rin tayo dito sa, ano, no? Information privacy. We have the spyware and adware, spam and phishing.
Although class, ito na pag-usapan na natin sa chapter 7. Oh, please refer na lang sa chapter 7 if you want to be refreshed on this one. Bibigay lang ako ng additional note on farming and clickjacking. Ang farming, this is a scam similar to phishing. Okay? Kung saan yung perpetrator, they attempt to obtain your personal or financial information. Yun nga lang, ginagawa nila ito via spoofing. Oh, remember yung spoofing. Let's say email spoofing, ano? Na nagpapanggap sila na legitimate na email pero yung pala nagmumukha lang mukhang ganun pero hindi pala. Okay? Or kaya naman sa mga web addresses, di ba? When you type a web address in your web browser, you are redirected to a phony website that looks legitimate pero hindi naman pala. Pag chinect mo yung URL, hindi naman pala siya yung dapat, no? Especially for banking institution. Maraming mga ganyan, ano? O clickjacking. Ano naman yung clickjacking? Isa pang scam ito, no? Kung saan an object that can be clicked on a website such as a button, image or link contains a malicious program, mga malware. Okay? When user clicks the disguised object, for example, they may be redirected to a phony website that requests personal info or a virus may download to their computer. Okay, so minsan, no, halimbawa may binisita ka, may nire-research ka, project mo, tapos biglang may napuntahan ka na website, may naklik ka na icon doon, button or picture, tapos niredirect ka, di ba? Manghihingi na sa'yo ng mga information. Let's say, naghahanap ka ng isang libre na libro, PDF copy ng isang book sa subject ninyo. Tapos, nung nag-search ka, okay, may lumalabas doon, oh, free to download. Yun nga lang, pag chinect mo na yon, pag clinic mo na yon, biglang ire-redirect ka elsewhere, tapos biglang hihingan ka ng mga personal or financial information. So, yan po ano, ay mga iba't ibang klase ng scam. Huwag kayong papahuli dyan. Oh, let's talk about social engineering. Ano naman ang social engineering? Oh, dalawang terms. Social. Oh, social, we're talking with people. Engineering. Oh, papaanong engineering ito? In the use of computers, social engineering is the gaining of unauthorized access or obtaining confidential information sa pamamagitan ng pagtitake advantage, no? Because of the trusting human support. Madali kasi magtiwala yung tao, di ba? So, ginagamit nila yun sa mga biktima nila para makahanap sila ng mga victims and the naivety of others. Some social engineers trick their victim into revealing confidential information. Kagaya ng ano yung username mo, no? Ano yung password mo? Yung kinikwento ka, parang hinahallucinate ka na nila, ano? Tapos bigla na lang magugulat ka na ibigay mo yung password mo, na ibigay mo yung username mo. Okay, na ibigay mo yung credit card numbers, yung details no, ano? Bank accounts. Ayari, ano? Bigla na lang at the click of a button or something, no? Nawala na bigla yung pera mo sa bangko. Because of social engineering. So marami dyan, ano? So imagine, mga nag-aral pa siguro ito ng psychology para lang, ano, no, makapangloko sila. Techniques they use include pretending to be an administrator or other authoritative figure, feigning an emergency situation, or impersonating an acquaintance. Social engineers also obtain information from users who do not destroy or conceal information properly. Okay? These perpetrators sift through company dumpsters, watch or film people dialing telephone numbers or using ATMs, and snoop around computers looking for openly displayed confidential information. Kasama pa po yan, ano, sa social engineering. Okay? Let's talk about privacy laws. Although hindi na natin i-detail dito, ano-ano yung mga privacy laws na yon. Kasi dito sa ating chapter, ano, yung ating reference book, those are more of US-based legislations. Kaya, ang ano na lang natin, pag-usapan na lang natin yung mga common points. Huwag na natin isa-isahin ano yung mga batas na yon. Kasi sa atin, sa Philippine setting, hindi naman ito ganoon ka-relevant. No? Ang concern kasi on privacy law, of course, is to enact laws para mapangalagaan yung ating mga personal information. Hindi lang sa disclosure, kung hindi sa storage. No? So, these are the common points in some laws. Information collected and stored about individuals should be limited to what is necessary to carry out the functions of the business or government agency collecting data.
kung ano lang dapat yung necessary, yun lang dapat yung kokolektahin. Hindi yung sobra-sobra, hindi naman kailangan. Number two, once collected, provision should be made to restrict access to the data to those employees within the organization who need access to it to perform their job duties. Kung sino lang yung may kailangan para ma-process, let's say, nag-a-apply ako ng bank loan, hindi pwedeng lahat ng bank employees, pati yung security guard, ay may access sa aking information. Kung sino lang ang magpa-process, no, at mga related na mga personnel para ma-process yung aking bank loan application. Sila lang dapat yung may access doon, no? Number three, personal information should be released outside the organization, collecting the data only when the person has agreed to its disclosure. So dapat, let's say, yung contact number ko, naka-postpaid ako. O dapat si Globe, si Smart, si Sun, no? Hindi ito pwedeng ibigay kung saan-saan kasi bigla na lang may nare-receive tayo ng mga text, no? Financing, kailangan mo pa ng pera, di ba? So, kung ano-ano yung mga nare-receive natin na text, mga unsolicited, di ba? Pa-spam, okay? So, dapat hindi ito basta-basta. Dapat merong disclosure, no? Kung pumayag yung user. When information, number four tayo. When information is collected about an individual, the individual should know that the data is being collected and have the opportunity to determine the accuracy of the data. Okay? So, dapat merong opportunity, merong chance ano, para i-check tama ba yung data na pinoprovide kung sakaling pinoprovide ito. Okay? So, yun po ano. Ito po yung mga common concerns or common points sa privacy laws. Now, let's talk about employee monitoring. Ito pa isang issue on computer ethics, no? Tama lang ba na minomonitor yung mga empleyado? Okay? Kasi may mga ibang mga companies ano, na may mga CCTV kada sulok ng kanilang opisina. Are they violating the privacy of the individuals or of the employees? Is it within the bounds of computer ethics? Tama ba yan? Is it morally good or not, no? So, when we are talking of employee monitoring, it involves the use of computers para mag-obserba, mag-record, at i-review yung activity ng isang employee ano, during the day, sa paggamit ng kanyang computer, sa pagko-communicate sa iba, no, yung mga email messages, yung mga keyboard activities ano, to measure productivity. Biruin ninyo, ano? So, yari dito yung mga tatamad-tamad sa trabaho. And even the websites visited. Baka kasi mamaya, ano, tulog-tulugan lang yung empleyado, walang ibang ginawa. Kung hindi, mag-browse ng manood sa Netflix kasi may account pala siya, no? Tapos, may mga monitor sa office na mayroong Wi-Fi, so pwedeng ma-access, no? Many programs exist that easily allow employers to monitor employees. Further, it is legal for employers to use these programs. Yun nga lang, ito, napagdedebatihan. Tama ba? May karapatan ba yung mga employers na magbasa ng email messages, no? Ito, yung mga policies vary depending on the company. At syempre, nagkakaroon na to ng consensus, no? Kung pumayag yung employee, no? So parang nagkakaroon ng karapatan yung mga employer. Okay, pero dapat it should be within the bounds of the laws, the laws that are available, no? In some states, we are talking here of the United States, no? If an organization does not have a formal email policy, it can read email messages without employee notification. Several lawsuits have been filed against employers because many believe that such internal communications should be private. Okay? Another controversial issue ay related sa paggamit ng cameras para i-monitor yung employee, yung mga customer, and yung mga public. Okay, sabi ko nga kanina, yung iba kasi, they feel that this is a violation of their privacy. So, tama ba yun? Or okay lang? No? Content filtering naman, pag-usapan natin ito. Ito isa sa mga controversial issue naman sa internet. Ano? Yung availability ng mga, halos lahat na lang, ano, ng mga materials. Lalong-lalo na sa mga minor. May mga medyo hindi dapat ano na ina-access nila. I'm not just talking of pornography here, kung hindi may mga iba na mga involving crimes, no, mga nakakadiri na mga videos. I remember dati ano, nung nasa college pa ako
Merong website, kung tama yung tanda ko, it was Rotten Tomatoes. Mga pictures ng mga tortured at saka mga namatay, ano? Mga corpse, cadaver. Hindi ko maalala bakit ako nakapunta sa ano na yun, sa website na yun, ano? So, tama ba na dapat may access yung mga, especially yung mga minor sa mga ganung website? Baka sobrang, ano naman, sobrang rights to, ano, no? Freedom of expression or freedom to do what you want, ano? So, hindi ba dapat merong limitations, no? Kaya, it is a controversial issue. Yung iba naniniwala na yung mga materials na yon ay kailangang iban. Yung iba naman, dapat filtered lang, no? Restrict lang yung iba, hindi yung totally ban. Meron tayong tinatawag na content filtering. And this is the process of restricting access to certain materials on the web. Okay, so fini-filter. Di ba ang silbi ng filter, kung let's say for sa Excel, no? Kung ano lang yung filter mo, yun lang ilalabas, the rest nakatago. So ganun din ito, no? In terms of content sa mga internet, no? Internet access, so material sa web. So kung ano lang yung pwede inallow, yun lang yung makikita. The rest naka-filter na. Yun nga lang, no? Content filtering opponents argue that banning any materials violates constitutional guarantees of free speech and personal rights. So mayroong mga conflicting ideas ito, no? Sa inyo kaya, no? Parang magandang pag-usapan ito, no? Let me think about it. Many businesses use content filtering to limit employees' web access. These businesses argue that employees are unproductive when visiting inappropriate or objectionable websites. Some schools, libraries, and parents use content filtering to restrict to access to minors. Okay? O meron din tayong tinatawag na web filtering software. It is a program na nagre-restrict ng access to specific websites. Let's say sa Thailand, no? Bawal doon yung mga ibang mga sites, no? Let's say sa China, bawal yung ibang mga US na mga websites. Okay? Let's say, kung tama tanda ko, bawal yung Facebook. Kasi meron silang mga sariling applications. Mga local China-made na mga applications. No? Some also filter sites that use specific words. Others allow you to filter email messages, chat rooms, and programs. Many internet security programs include a firewall, antivirus program, and filtering capabilities combined. Okay? So, yun po, ano, class. And I think that's the end of our part 2. Okay, so, eto medyo magandang, ano to, no, discussion. Especially yung mga with issues, ano, concerning computer ethics. What is morally correct? What is morally wrong? Okay? So, I hope, no, marami kayong natutunan sa aking explanation dito sa part 2 on computer, this one, safety, ethics, and privacy. Now, if you have any questions, please let me know para at least masagot ko kayo, ano, mabigyan ko ng clarification kung meron mang bumabagabag sa inyong mga isipan. But hanggang sa susunod, no, I'll see you around. Bye-bye!